Dahil malapit nang mapaso ang state of calamity dulot ng COVID-19 pandemic, hiniling ng Department of Health sa Kongreso na i-extend ang validity ng COVID-19 Vaccination Program Act, lalo't nakaapekto ito sa kasalukuyang COVID-19 response ng pamahalaan. Ang setupo na balita mula kay Mark Catalco. Iginiit ng Department of Health ang kahalagahan na pag-amyenda sa COVID-19 Vaccination Program Act para may pagpatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagtugon sa pandemic. Hiniling na ni DOH Officer in Charge Maria Rosado Vergere sa Kongreso na i-extend ang validity ng nasabing batas. Paliwanag niya, mapapawalang bisa ang mga probisyon ng batas oras na matapos na sa Setyembre ang umiiral na state of calamity na idineklara dahil sa COVID-19 pandemic. Sakop ng batas ang emergency use authorization ng COVID-19 vaccines, emergency procurements, gayon din ang mga hakbang para makontrol ang presyo ng ilang bilihin. Kapag namiyandahan natin at na-institutionalize, tatanggalin na yung parang konsiderasyon na magagawa lang natin itong mga bagay na naandun sa loob ng ating RA-115-25 katulad ng pagbabakuna ng COVID-19 at ng iba pa nating natatamasa ngayon, not for response to COVID, kapag naamyendahan at na-institutionalize ang batas na to. Bukas naman si Senate President Miguel Zubiri sa hiling na ito ng DOH. It is time-bound and we have to amend to extend the validity of the vaccination law. Because we place there the focus only for the duration of course, the lockdowns, during the lockdowns, and the height of the pandemic. So titignan namin kung time-bound siya, di-extend natin yung validity ng batas. Para sa ganun, may kapangyarihan po ang DOH na ituloy ang kanilang mga programa laban sa COVID-19, whether it's vaccinations, whether it is particular protocols for higher levels of infection in a community. Patuloy ang pag-iikot ng mga opisyal ng DOH sa iba't ibang vaccination sites kaugnay sa nagpapatuloy na pinaslakas campaign. Kahapon pinangunahan ni Vergere ang pagbibigay ng booster shots sa ilang college students sa Manila Medical Center. Ayon sa pamunuan ng ospital, habang nasa 96% na kanilang mga empleyado ang may kumpletong bakuna kontra COVID-19, nasa 57% pa lang ang may first booster. Mabilis ang turnover ng healthcare worker ngayon. Yung mga nabakunahan na dati, wala na sa Pilipinas. So we have new healthcare workers, mga dating nasa BPOs, so newly on board sila. Hindi pa sila mabigyan ng mga booster kasi wala pang 4 months. It's just an opportune time that we are having this campaign so that when the time comes, the 4 months na sila or more, they can have their booster shots. Aminado ang DOH sa mabagal na uptake ng pagbabakuna, particular ang booster shots, kaya naman tinitingnan din ang pagbubukas ng mas maraming vaccination sites kahit weekend. Mas pinalakas naman ng DOH ang hiling nito sa Pangulo para isama na ang booster sa definisyon ng fully vaccinated. Pero giit ni Vergere, kailangan muna bigyan ng sapat na panahon ang publiko na makapagpa-booster bago ito ipatupad. Mark Fetalco para sa Bayan.